Hey guys, welcome to GameSir. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Gen X3 Gamepad Emulator. So isa itong Bluetooth na nabili ko sa Shopee. So murong-mura lang. So tara, let's start. So open natin itong Bluetooth ng device. So kung di pa kayo nakapag-fair, mag-fairing lang kayo guys. Tapos open natin itong home button. Ito yung pinaka-power on. So, once nagbiblink siya sa 1, 2, and 4, so, dapat nagbiblink siya sa number 3. So, iibahin natin siya. So, papatayin ko muna ulit. Hold ko lang tong X o yung parang square sa PS2 o sa PlayStation. Yan. So, para pag malipat siya sa number 3 kasi yun yung pang Android. So, yan. Nag-connect na. Natetect na ng ating device. Open natin yung ating emulator. So, yan. Napapansin nyo, guys. Automatic siya. So, na-detect siya automatic. So, ang gagawin natin is, paano mag-control mapping ng, halimbawa, hindi siya na-automatic. So, i-clear all ko, guys. Yan. So, naka-clear all siya. Kasi minsan may mga device sa ibang gamepad na hindi siya automatic. So, mag-auto o configure kayo o kaya manual. So, pag pinindit natin itong auto, lalabas yung gamepad B3. So, click natin. So, kung makita nyo, hindi siya nag-auto. Pero gumagalaw siya. So, try natin guys kung gagana siya. Maglaro tayo. Testing. God of War. So, ayan. Gumagana rin siya. Pero hindi pa ayaw. So, try natin. So, talaga dito sa Android, compatible siya sa Android, itong Gen X3. Pero, makikita nyo, hindi siya may skip. So, may mali. So, ang gawin natin is, configure natin. Sa game settings, punta tayo. Ayan, sa game settings, pwede lang natin itong control mapping. Tapos, clear default natin. Ito tayo dito sa show PSP. Ayan, so ayan. Dito, makikita nyo yung bind all. Tingnan natin itong bind all. So, nakalagay dyan, map new keys po L daw. So, ibindin nyo lang itong L, R, D-pad, down, Kamali ako ng pindot. Bind all. Ulit. L. R. A. D-pad up. Okay. D-pad down. D-pad left. D-pad right. So, analog up. Analog up. Analog down. Left and right. So, ganun lang guys. Susundin nyo lang kung ilalagay dito. Home button. So, lalagay lang L2 since wala naman itong L2. Select. Start. Tapos, cross daw, which is X sa ating PlayStation. So, ito. Circle. Ito yung B. So, triangle. Yung Y. And square. Ito, X button sa atin. So, yun guys. Yan. Yun yung way kung papaano yung manual configuration na tinatawag. Kasi minsan, hindi siya automatic. So, pero yan, ayaw pa rin. Control. Ah, hindi talaga yata na-skippable to guys. So,
So, yan. Pero yun pa rin yung step, guys, kung paano. So, testing natin itong controls. Okay naman. So, ayan guys. Sa settings guys, kung gusto nyo yung walang ano, yung walang on-screen display na controls, so, lalagyan nyo lang siya dito na auto-hide delays. So, kung na-off ko to, tignan nyo, reset ko sa off. Sorry. Auto-hide. Kung i-off ko siya, ayan o, meron siya. So, kahit naka-USB gamepad kayo, hindi siya mawawala. So, yun lang yun. Ito lang kayo sa game settings. Sa controls. Tapos, sa auto-hide. So, lalagyan nyo ng segundo kung anong gusto nyo. So, ako 2 seconds lang, okay na sa akin. Ayan. Para nag-auto-hide siya after 2 seconds, nawawala siya. So, itong gamepad na to guys, wala naman tong delays. So, kahit worth 300 pesos lang to. So, masasabi ko na sulit. Walang delays. Tapos, yung battery na ito, matagal malobat. So, inaabot ako ng usually mga 10 days o 10 days pataas kasi since 2 hours lang ako minsan nakakapaglaro a day. So, minsan nakakatulog pa ako sa work sa gabi. So, di na ako nakakapaglaro. So, ayan. Ganyan lang mag-configure. Pinakita ko kung paano yung manual. So, ayan o. Iba-block naman siya. So, that's it guys. So, sana nagustuhan nyo itong video. Kung nagustuhan nyo, please hit nyo naman yung like button. And subscribe ka naman sa akin channel. So, thank you guys for watching. See you on my next video.